Sa bawat koponan ng anumang sports, lalo na sa basketball, ay madalas nating marinig ang salitang team captain at star player. Pero bihira lang natin marinig ang salitang heart and soul at gotogay ng bawat koponan. Kaya naman ito ang pag-uusapan natin, Kabulero, ang heart and soul at gotogay ng bawat koponan sa PBA. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakiclick mo na ang subscribe button, pati na din ang bell button para lagi kang updated sa mga balitang pang basketball jeans. Bago nga natin umpisahan, Kabulero, ay disclaimer lamang po. Ito'y sariling opinion ng basketball jeans lamang, kaya kung sakaling hindi man tayo pareho, ay sana maintindihan mo ito. Umpisahan na natin, Kabulero. Unahin na natin ang koponan ng Phoenix Fuel Masters. Para sa akin, ang gotogay ng koponan na ito ay walang iba kundi si Matthew Wright. Siya nga ang madalas puntahan ni Coach Louis Alas tuwing kailangan niya ng basket o kailangan niyang umiscore, lalo na nung wala itong si Calvin Abueva. Isa nga si Matthew Wright sa legit scorer ng PBA, kaya naman walang duda na napasama din ito sa Gilas Pilipinas team. Hindi nga lang sa tres ito magaling, kundi marunong din siyang mag-penetrate at gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Kaya para sa akin ay siya nga ang go-to guy ng Phoenix Fuel Masters. Ang heart and soul naman ng koponan na ito ay walang duda kundi ang ating The Beast na si Calvin Abueva. Siya nga ang nagsisilbing energizer, defender at leader ng koponan na ito. Kahit siguro mapunta ito sa Ginebra, Magnolia o maging sa SMB at TNT, ay siya pa rin ang magiging heart and soul ng mga koponang ito. Kaya para sa akin, si Calvin Abueva nga ang heart and soul ng Phoenix Fuel Masters. Ngayon ay punta naman tayo sa Terra Firma Jeep o mas kilala sa tawag dati na Colombian Jeep. Sa nakikita ko, Kabulero, ay iisang tao lamang ang karapat dapat na tawagin na go-to guy at heart and soul ng koponan na ito. Ito ay walang iba kundi ang ating reigning rookie of the year na si CJ Perez. Obvious naman, Kabulero, na siya nga ang ating go-to guy dahil siya lang naman ang naging scoring champ last season. Siya nga ang pumangalawa sa MVP race kay Junmar Fajardo, kaya muntikan na din siyang naging rookie MVP ng PBA. Siya din ang heart and soul para sa akin dahil siya na nga ang nagsisilbing leader ng koponan na ito. At para sa kaalaman mo, Kabulero, ay siya din ang nanguna sa steals nung nakaraang season. Baka nakakalimutan nyo ay may pusong The Beast ito, kaya naman tinawag siya na The Baby Beast ng PBA. Ganun din naman sa koponan ng Alaska. Iisa nga lang ang nakikita ko na heart and soul at go-to guy nila. Ito ay walang iba kundi ang ating The Muscle Man na si Vic Manuel. Dahil nawala na nga ang mga scorers nila dati dito, gaya nila Chris Banchero, Dondon Hontiveros at maging si Calvin Abueva, ay siya na nga ang naging sentro ng kanilang opensa. Hindi natin maipagkakaila na kung hindi siya ang pinaka, ay isa siya sa pinakamagaling na power forwards ngayon. Aside sa top scorer ng Alaska, ay siya din ang best defender nila. Physical din itong maglaro, kaya para sa akin, si Vic Manuel ang heart and soul at go-to guy ng Alaska Aces. Pang-apat ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Kung paborito lang sanang ipasok ni Coach Galoy itong si James Yap, ay panigurado siya pa rin ang best scorer ng Rain or Shine. Pero dahil bihira na nga lang ang kanyang playing time, ay hirap na siyang kunin ito. Kaya naman ngayon, ang go-to guy nila na nakikita ko ay ang kanilang sophomore player last season na si Ray Nambatak. Kung maaalala natin, Kabulero, ay nakailang game winner nga itong si Ray Nambatak last season. Ibig sabihin ay clutch player naman talaga ito. Kaya siya nga ang madalas may hawak ng bola kapag kailangan umiscore ng Rain or Shine. Ang heart and soul naman nila ay walang iba kundi ang ating Mr. President na si Gabe Norwood. Siya nga ang best defender na nakikita ko sa PBA.
Bihira nga lang ito magsalita pero nangingibabaw naman ang actions niya. Sabi nga nila, actions speak louder than voice. Kaya naman siya ang nakikita ko na heart and soul ng Rain or Shine Elasto Painters. Panglima ay ang NLEX Road Warriors. Ang go-to guy nila para sa akin ay ang starting point guard nila na si Kiefer Ravenna. Si Kiefer nga ang isa sa pinakapaboritong player ni Coach Yeng Giao dahil sa taas nga ng IQ level nito. So kung talagang gusto mong i-score ay ibigay mo lang sa kanya ang bola dahil sa galing nga niyang mag-create ng plays. Ang heart and soul naman nila para sa akin ay si Asi Taolava. Bakit siya? Hindi na nga masyadong naglalaro, hindi pa? Oo, kabulero. Tama ka. Pero siya ang nagsisilbing leader at mentor ng koponan na ito dahil nga naman sa haba ng naging karir niya sa PBA. Kaya naman sa edad niya na 47 ay naglalaro pa rin ito sa PBA dahil ang puso nga niya ay nasa basketball talaga. Sunod naman ay ang Meralco Bolts. Ang go-to guy ng koponan na ito ay walang iba kundi si Awesome Chris Newsom. Si Chris Newsom nga ang leading scorer ng Meralco Bolts. Ang laki naman talaga ng improvement niya simula nung nahawakan siya ni Coach Norman Black. Hindi na nga lang ito drive to the basket, kundi nag-improve na din ang kanyang shooting. Kaya naman siya ang nakikita ko na go-to guy ng Meralco Bolts. Ang heart and soul naman nila ay walang iba kundi si Raymond Almasan. Siya nga ang nagsisilbing best defender nila maliban kay Newsom at Cliff Hodge. Ang maganda dito ay scorer din siya at may tira pa sa labas. Siya din ang nagsisilbing energizer lalo na tuwing nakakadunk ito o di kaya'y nakaka-block. Kaya siya naman ang nakikita ko na heart and soul ng Meralco Bolts. Ang heart and soul at go-to guy naman ng koponan ng Blackwater ay iisa lang ang nakikita ko. Ito nga ay si Mac Bello. Ito yung player na hindi maingay pero makikita mo ang puso nitong maglaro. Siya nga ang kanilang top scorer, best defender, at energizer sa koponan ni ito. Kaya naman walang duda, kabulero, na si Mac Bello nga ang heart and soul at go-to guy ng Blackwater Elite. Ang go-to guy naman para sa akin ng Northport Batang Pier ay walang iba kundi ang point guard scorer nila na si Robert Bolick. Sobrang galing na scorer ng batang ito. Perimeter jump shot, 3-point shot, at maging drive to the basket ay kayang-kayang gawin nito. Kaya naman nasabi ni Coach Chot Reyes na sila nga ni CJ Perez ang future ng Gilas Pilipinas at maging ng PBA. Ang heart and soul naman nila para sa akin ay pwedeng si Christian Standhardinger o di kaya ay si Sean Anthony. Dahil mas matagal na nga itong si Sean Anthony at mas may energy pa at may puso maglaro, ay siya ang pipiliin ko. Si Anthony nga ang nangunguna sa depensa at nagsisilbing leader din sa loob ng court. Mamahalin mo talaga itong si Sean Anthony dahil sa kanyang depensa, timing sa pag-rebound at ang mga hustle plays dito. Kaya siya nga ang nakikita ko na heart and soul ng Batang Pier. Sa koponan naman ng Magnolia, ang go-to guy nila para sa akin ay ang angas ng tondo na si Paul Lee. Siya nga ang madalas puntahan ni Coach Vic Tolero kung kailangan niyang umiscore lalo na tuwing clutch moments dahil sa dami nga ng moves nito. Hindi mo alam kung titira ito sa 3, aatake o ipapasa nito, kaya walang duda, siya nga ang go-to guy ng Magnolia Hot Shots. Ang heart and soul naman ng Magnolia ay walang iba kundi si Sakuragi Mark Pingris. Sa lahat ng players ngayon sa PBA ay siya talaga yung may pinakamay pusong maglaro. Dati nga sa Gilas Pilipinas ay kahit undersized siya ay di mo naman matatawaran ang kanyang pusong maglaro. Kaya naman siya ang nakikita ko na heart and soul ng Magnolia Hotshots. Sa koponan naman ng TNT Katropa, ang heart and soul nga nila ay walang iba kundi ang ating doubler na si Jason Castro. Hindi nga lang siya nagsisilbing leader sa pag-create ng plays, kundi nagiging vocal din siya sa mga teammates niya on and off the court.
Siya din ang nangunguna sa pag-mentor kay RR Pogoy at Troy Rosario. Ito nga yung player na nagiging coach din sa loob ng court. Kaya naman para sa akin, siya nga ang heart and soul ng TNT katropa. Pwede din siyang maging go-to guy nila. Pero ayon nga kay assistant coach nila na si Mark Dickel, ang sentro nga ng opensa ng TNT ngayon ay si RR Pogoy. Dahil nagkakaedad na nga itong si Jason Castro, ay kailangan nang hasahin itong si RR Pogoy at sanayin sa ganitong sitwasyon. Legit scorer din ito, mapatres man yan o attacking the basket. So siya nga ang bagong go-to guy ngayon ng TNT katropa. Pangalawa sa panghuli ay ang koponan ng SMB. Ang go-to guy nga ng SMB ay ang ating 6-time PBA champion na si Junmar Fajardo. Dahil nga sa palaging mismatch ang kanyang laban tuwing siya ang may hawak ng bola, ay walang rason para hindi siya ang maging go-to guy nila. Bilang nga lang ang mga PBA players na nakakatapat sa kanya. Kaya naman kung gustong umiscore ng SMB ay binibigay sa kanya ang bola dahil napakataas nga ang percentage ng field goals nito. Ang heart and soul naman nila ay pwedeng si Alex Cabagnot, Arwin Santos at maging si Chris Ross. Pero para sa akin, si Chris Ross ang heart and soul ng SMB. Siya nga ang energizer nila at siya nga ang nangunguna tuwing natatambakan ang SMB. Hindi mo matatawaran ang puso nitong maglaro dahil araw-araw ay punong-puno ng energy ito. Kaya naman para sa akin, si Chris Ross nga ang heart and soul ng SMB. At ang panghuli ay ang Barangay Ginebra. Ang go-to guy na nila ngayon ay walang iba kundi si Standaman, Stanley Pringle. Binawasan na nga ni Coach Tim Cohn ang kanyang ISO plays dahil nga sa opensa nila na triangle offense. Pero pansinin nyo kabolero, tuwing kailangan nilang umiscore ay pinagbibigyan ni Coach Tim Cohn na mag-ISO itong si Pringle dahil dito nga naman talaga magaling ito. Siya din ang madalas na top scorer nila kaya walang question, siya nga ang bagong go-to guy ng Barangay Ginebra. Ang heart and soul naman nila ay pwedeng si Japet Aguilar, L.A. Tenorio at maging si Scottie Thompson, pero sa akin kabulero, mas nangingibabaw si Japet Aguilar. Sabi ko nga dati ay kung hindi maglalaro si Tenorio o maging itong si Scottie Thompson ay kaya pa ring manalo ng Ginebra. Pero kung si Japet Aguilar na ang wala, panigurado, mahihirapan na silang manalo. Si Japet nga din ang number one defender at number one energizer ng Barangay Ginebra, lalo na tuwing nakakadunk ito o di kaya ay nakakablock. Kaya naman siya ang nakikita ko na heart and soul ng Barangay Ginebra. At eto nga mga kabulero, ang 12 heart and soul at go-to guy ng bawat koponan. Kung nagustuhan mo o may natutunan ka sa video na ito, ay pakiclick mo na ang subscribe button, pati na din ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko.